Sa tuwing naririnig natin ang salitang impyerno, marahil isa lang ang nasa isip natin. Subalit, alam mo ba na ayon sa Biblia, ang nakakilabot na lugar na ito ay hindi lamang nag-iisa? Tama ang iyong narinig, kapatid, dahil ang impyerno ay may tatlong uri ayon mismo sa banal na aklat. Nakakalungkot lamang isipin na dahil sa kakulangan natin dati sa kaunawaan sa Biblia ay limitado lamang ang ating nauunawaan dito. Dahil na din sa kakulangan ng kalinawan sa pagkakasalin ng Biblia na ating ginagamit. Ngunit ayon sa orihinal na salin ng Biblia sa salitang Hebreo at Griego, ang impyerno ay may magkakaibang pangalan at katangian. Una ay ang Sheol sa salitang Hebreo o Hades naman sa salitang Griego. Sa matandang tipan ay may nag-iisang salitang Hebreo na naisalin sa salitang Hell o Impyerno at ito ay ang Sheol. Basahin natin ang mga Kawikaan chapter 5 verse 5. Ang kaniyang mga paa ay nagsisibaba sa kamatayan. Ang kaniyang mga hakbang ay nagsisihawak sa Sheol. Maraming kahulugan ang salitang ito sa matandang tipan. Bukod sa impyerno, ito din ay palaging naiuugnay sa kamatayan o literal na libingan ng mga patay. Sa Genesis chapter 44 verse 29, "But if you take this one also from me and calamity befalls him, you shall bring down my gray hair with sorrow to the grave." At ayon din sa paniniwalang Hudyo noong panahon ng lumang tipan at ultimo mga tapat na tagasunod ng Diyos, ito umano ang lugar kung saan napupunta ang lahat ng taong namamatay, mabuti man o masama. Isang halimbawa na lamang nang ito ay tukuyin ni Haring David, "Sapagkat ang aking kaluluwa ay lipos ng mga kabagabagan at ang aking buhay ay nalalapit sa Sheol, ako'y nabilang sa kanila na nagsisibaba sa hukay, ako'y parang taong walang lakas." Ilan pa sa mga halimbawa ay sina Hezekiah, Job at Jacob na naniniwalang lahat ng tao ay ito ang kapalaran. Sinong tao ang mabubuhay at hindi makakakita ng kamatayan na magliligtas ng kaniyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Sheol? Tila baga walang pag-asa kapag ang tao ay humantong sa kamatayan. Subalit sa dulo ng matandang tipan ay ipinahayag ng Diyos sa mga tao na mayroong muling pagkabuhay. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising, ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan sa walang hanggang pagkapahamak. Sa bagong tipan, ang Sheol ay katumbas ng salitang Griego na Hades. Ito ay binigyan linaw mismo ng ating Panginoong Hesus sa kaniyang kwento tungkol sa mayaman at si Lazaro na isang pulubi. Basahin natin ang Lucas chapter 22 verse 23. At nangyari, namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa sinapupunan ni Abraham. At namatay naman ang mayaman at inilibing. At sa Hades na nasa mga paglurusa ay itiningin niya ang kaniyang mga mata at natanaw sa malayo si Abraham at si Lazaro ay nasa kaniyang sinapupunan. Ang kwento na ito ng Panginoong Hesus ay nagbigay linaw kung bakit sa matandang tipan ay parehas na pupunta sa Sheol ang mabuti at masama kapag sila ay humahantong sa kamatayan. Ito pala ay may tatlong bahagi. Una ay ang Hades na lugar ng pagdurusa para sa mga hindi naniniwala sa Diyos. Ikalawa ang sinapupunan ni Abraham na lugar naman ng paraiso para sa mga sumasampalataya sa Diyos. At ayon sa kwento, ito ay nasa pagitan ng isang malaking bangin na hindi kayang tawarin ng sinuman. And besides all this, between us and you, there is a great gulf fixed so that those who want to pass from here to you cannot, nor can those from there to pass to us. Ikatlong lugar sa Sheol o Hades ay ang ikalawang impyerno sa ating pag-aaral. Ito ay ang salitang Griego na Tartaro o kilala din sa salitang Tartarus sa Greek mythology. Ito ay isang beses lamang nabanggit sa Biblia at ayon dito, ang Tartarus ay isang lugar kung saan nakakulong ang mga anghel na nagkasala sa Diyos upang hintayin ang araw ng paghatol. Ito ay mababasa sa 2 Peter chapter 2 verse 4. "Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga iyon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom." Ayon sa mythopedia.com, Tartarus was located in the deepest gulf beneath the earth, as far beneath Hades as heaven is above earth.
Sa Greek mythology, ito umano ay deepest gulf beneath earth na kung gaano umano kalayo ang langit sa Hades ay siya ding pagitan ng Tartarus at Hades. Hindi ba tila pamilyar ang word na deepest gulf na ito sa kwento ng Panginoong Jesus kanina tungkol sa mayaman at kay Lazaro o sa bangin na nasa pagitan ng Hades at sinapupunan ni Abraham? Basahin natin ulit ang Luke chapter 16 verse 26. And besides all this, between us and you, there is a great gulf. Hindi kaya ito din ang great gulf na tinutukoy ni Abraham? Well, interesting ang bagay na ito, subalit hindi natin mapapatunayan dahil wala namang malinaw na sinasabi sa Biblia na direktang tumutukoy na Tartarus nga ang bangin sa gitna. Pero ang malinaw na sinasabi ng Biblia na ito ay lugar ng pansamantalang kulungan ng mga anghel na nagkasala sa Diyos. Ikatlong impyerno na nabanggit sa Biblia ay ang salitang Griego na Gehenna. Ang salitang Gehenna or impyerno ay isang Hebrew expression at mula sa salitang Hebreo na Gai Ben Hinnom na ang ibig sabihin ay Valley of Son of Hinnom. Ibig sabihin ito ay isang aktwal na lugar sa Jerusalem noong panahon ng ating Panginoong Jesus. Ito ay 12 beses na banggit sa Bagong Tipan, 7 beses sa Mateo, 3 sa Marcos, 1 beses sa Lucas, at 1 beses din sa Santiago. Basahin natin ang isang halimbawang talata na mula sa Panginoong Jesus sa Matthew chapter 5 verse 29. At kung ang kanan mong mata ay nakapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo at iyong itapon sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ay mabulid sa impyerno. Ang salitang Gehenna ay madalas nababanggit ng Panginoong Jesus sa tuwing nagsasalita siya tungkol sa impyerno dahil ang Gehenna ay lubos na kilala ng mga Hudyo at ito ay may malalim na kasaysayan at kahulugan mula pa sa kanilang mga ninuno. Ang kasaysayan nito ay mula pa noong 6th century BCE matapos ang pagkabihag ng Israel sa Babylonia. Meron isang napakalalim at makipot na lambak sa labas ng mga pader ng Jerusalem na kung saan hindi tumitigil ang apoy upang matupok ang lahat ng basura mula sa lungsod. Dito din itinatapon ang katawan ng mga pinatay na kriminal, mga bangkay na hindi ipinalibing ng pamilya at mga patay na hayop. Ang apoy ay hindi umano humihinto dahil nilalagyan ito ng azufre or sulfur o brimstone. Sa Isaiah chapter 30 verse 33, 2 Chronicles 28 verse 3 at chapter 33 verse 6, ito ay tumutukoy naman sa tope or fire stove at lugar kung saan inihahandog kay Baal at Molech ang mga bata. Ibig sabihin, ito ay lugar ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kung saan galit na galit ang Diyos. Dahil dito ay tinawag din ang libis na ito na Valley of Slaughter o libis ng patayan. And they have built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire, which I did not command, nor did it come into my heart. Therefore, behold, the days are coming, says the Lord, when it will no more be called Topheth or the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter, for they will bury in Topheth until there is no room. Sa Septuagint scripture naman, ito ay tumutukoy sa aktwal na lugar sa labas ng Jerusalem or literal na malayo sa presensya ng Diyos. Ginamit ng Panginoong Jesus ang salitang Gehenna upang ilarawan ang nakakatakot na kalagayan at kahihinatnan sa impyerno. Ito ay upang maging babala sa lahat ng sasalungat sa kalooban ng Diyos at hindi mananampalataya sa nag-iisang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kaniyang mga anghel. Ang senaryong ito ay larawan ng araw ng paghukom ng Diyos, kaya hindi pa nangyayari ang kautolang ito. Ibig sabihin, ang impyerno na ito o ang Gehenna na tinutukoy ng Panginoong Jesus ay future hell. Sa kasalukuyan wala pa ito at wala pang nakarating dito. Ang nag-i-exist pa lamang ay ang Sheol o Hades at ang Tartaro na daigdig ng mga patay o ng mga unbeliever at kulungan ng mga nagkasalang anghel. Basahin natin ang Apocalypse chapter 21 verse 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling,
Ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. At sa Apokalipsis chapter 20 verse 10, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi pakailan-kailanman. Ang impyerno ay totoo, mga kapatid, at ultimo ang ating Panginoong Hesus ay nagbabala hindi lamang isang beses, kundi 11 beses, dahil ayaw ng Diyos na ang sinuman ay mapunta sa nakakilabot na lugar na iyon.